Umiiyak ang China sa balitang ito. Tinutukan raw ang mga Chinese Coast Guard ng barel ng Pilipinong sundalo. Sa video footage na inilabas ng China, kitang-kita na lumapit ang China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. E lumapit pala kayong mga Chinese eh. May karapatan talaga ang Pilipinas na depensahan ang sarili nito, lalo na kung nakakaramdam ng panganib mula sa kalabang Chinese. Illegal kayong lumapit. Dapat lang talagang tutukan kayo ng mga baril. Talagang di napapabuli ang Pilipinas. Unti-unti na tayong lumalaban. Kaya pinuri si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapamukha sa China ng totoo. Napakatalino raw ni PBBM sa mga binitawang salita. Nireal talk ang China na may ebidensyang kasama. Natangat tuloy ang lahat ng Chinese general doon. He answered it in a way that it is diplomatic. And at the same time, very truthful for the cause of the Philippines. It is a global issue and it's not only about China and the claimant countries. Mm-hmm. So, napakalaking pronouncement itong ginawa ng ating presidente. Walang maliit o malaking bansa. Sumusunod ang Pilipinas sa sinumpang nitong pagpayag sa sumunod sa International Based Rules Order. Di katulad ng China na kala mo kung sinong bossing na dapat laging sinusunod. Ang sinasabi ni Presidente, kay malaki yung bansa nyo, kay maliit kaming bansa, by operation of international law, patas lang tayo. Wala kang hahanaping butas, sinabi ni PBBM. Di masyadong mainit ang binitawang salita, pero talagang didiin sa damdamin ng bawat Chinese bully sa West Philippine Sea. I don't think we could ask for anything more. The message has to be formulated in a manner that in a way will not antagonize anyone. So ayun yung tinatawag natin ng Goldilocks principle. Not too hot, not too cold. Napakaganda raw pakinggan. Main vision ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapayapaan sa pagtaguyod ng free open Indo-Pacific region. Pero di isinantabi nito na handa tayong makipaglaban kung mamalitin lang tayo ng China. Is that our president highlighted the Philippines' vision in the Indo-Pacific. The reason is that the Philippine territory as an archipelagic state, our internal water, you know, our exclusive economic zone. Hindi sinayang ni Pangulong Marcos ang laway nito. Alam ng buong mundo ang tunay na pangit, masama at kasukasukang pag-uugali ng mga Chinese. Kahit sinong pangulo ng Pilipinas hindi nabigyang makapagsalita sa gantong klaseng pagtitibot, maliban na lang kay PBBM. This is a term that President Marcos have mentioned several times, geopolitics. Mm-hmm. When of course you have geopolitical dynamics being generated by of course China's expansive claim in the South China Sea, which began around 2012, when of course China took control of Scarborough Shoal. So President, the late President Benigno Aquino III did not have that opportunity. Mm-hmm. Then of course, the former president who simply appeased China could not be given that opportunity. We have a president here who started with a very dynamic effort to find the balance between China and the United States, mm-hmm. but now has very basically taken an active stance in asserting our, of course, maritime interests in the South China Sea. Being, of course, a very important player in Indo-Pacific geopolitics and, of course, adopting a grand strategy for the Philippines in the 21st century, making that speech in the Shangri-La Dial. We have to credit the Philippines for his geostrategic, geopolitical insights and ability, of course, to ensure that the Philippines will play a very active role mm-hmm. in the Indo-Pacific region. Mm-hmm. Kayo, pabor ba kayo sa pagpuri kay PBBM? Ikomento sa baba ang iyong saloobin.